Hello, what's up mga ka-zone? So welcome back to my channel, Jim Zone Vlog. So ayan, sabi ko nga, wala munang intro-intro. No, so on the way lang muna ako, bibili ako ng lafang. Nagugutom ako. So kaya nag-vlog ako kasi nakapag-upload na ako last week. So feeling ko isang linggo na ngayon ulit yung Saturday. So kailangan makapag-upload ako ngayon, may entry ako. Okay? So bibili muna ako ng pagkain. Nandito ako sa traffic, sa Subic or sa SBMA. Ayan, so nandito na ngayon ako sa, eto, papakita ko yung restaurant yun, Hosam. O, diba? Hosam Shawarma House. O, diba? Honestly, one of the best shawarma in town dito sa Olongapo. No? So far, ha? para sa akin. No, so kasi nakailang beses na kaming kain dyan ng shawarma ng order. Sarap. Hindi lang ako kasi pwede sa spicy ng too much, no? So okay lang ako na slight, pero kasi ninono spy ano siya. Not spicy ang order ko namin. So ayan. Okay, so ayoko naman na i-vlog to sa loob kasi baka mamaya ayaw nila. No, so ayan lang, magta-take out ako dyan ng shawarma kasi gusto kong kumain ng shawarma. Okay? So after this, uuwi na rin ako at doon tayo mag-uusap. Okay? Ayan, so ito na. Ayan, beef shawarma, regular lang, not spicy nakalagay, o diba? Ngayon, tatawa ako dun sa Indian. Actually, parang hindi sila Indian eh. Feeling ko mga Pakistani sila or something. Parang nakukulangan siya sa order ko kasi nga, how many? One only. Parang, okay. Sa kanila ako babawi. So, kayo ka mo yung dalawang shawarma kagad in one eating, diba? Parang medyo mabigat na yun. Isa nga lang okay na eh. Okay, sayo na. Gusto ko na umuwi kasi matitikman ko siya ulit finally. Kasi hindi ko na matanda ako kailan yung huling tikim ko nito. Okay, so uwi na muna ako. Ayun na mga ka-zone. Sayo na. Okay, so sabi ko sa inyo kanina. One beef regular, not spicy ang nakalaga niya. So simple lang ang packaging nila, diba? Kinopromote ko talaga sila eh. No? Kasi honestly, nung the first time na natikmang ko to, di ba na may video kayo na pinakita ko, hindi ganun yung pwesto nila. Para silang mga ano lang, yung store lang na bibili ka nila sila. So ngayon, hindi mo ba, may mga elegant dining tables sila. So makakatawa yung improvement nila. So isa ko talagang masarap. Okay naman siya. Natikmang ko na rin yung biryan nila doon. Ganyan. Kasi ang spicy na expected, di ba? Pero hindi ang in-order ko din, hindi spicy. Ayan. So, 160 pesos. See, di ba? Sarap. Okay, so, unang subo o unang kain sa inyo. Siyempre nag-ready ako ng Coke. Pag sa warma, the best ang partner na nag-drink mo is Coke. Diba? Tama ako, diba? Nakakalong. So, ayan. So, Hosam. That's the name of the restaurant. Hindi ko na maalala kung kailan yung huling kain ko ito. Siguro like, 2 to 3 months na. Tagal na rin. Gusto ko talaga mag-dine-in doon sa kanila. Yung sa restaurant. Wala lang, ang tahimik kasi. Kasi ako pag kumakain ako, maingay ako. Maingay na in a way na makwento ako. Kasi pag kumakain ka, parang ka nag-desal na rin yun, di ba? Gusto ko sa bahay ako kumakain ito. Dahil kung sakali man na merong may nagkalat, di ba? Okay lang. Pero, hindi kasi kagal gusto ko subukan kumain sa ano nila, sa place nila doon. Yan, o yan. Tulad dito, o, sasabog siya, diba? Ang tanga ko kasi,
nilabas na sa kwarto. Yung naghahandle sa kanya. O diba, yung katas niya ngayon. Hindi ko ang kalat ko kumain. Pwede diba sabi nila, kapag ka naanghangan, may nakain ng spice, uminom ka lang ng gatas, magsasubside na siya. Subside. Kasi parang kayo pag kumain ka ng spice, tataas yung acid ko talaga. Hindi siya totoo naman. Depende sa lakas ng pagka-spicy ng isang pagkain. Pagka na-order ako ng chicken sa McDonald's, gusto ko yung isang two-piece. Isa doon spicy, isa doon regular lang. Ganun din sa Jollibee. Ngayon kapag bakit naman yung in-order, so 6 pieces yun, di ba? So, tatlong regular, tatlong spicy. Yung ganun, di ba? Para balance. Tapos pag kinakain ko siya, sabay ko siyang kinakain. Hindi natatakot kang ma-acid, pero gustong-gusto mo ng spicy, di ba? It's a reflux na yan, no? Nung mga tipo, mga early 2000s, wala namang acid reflux eh, di ba? Masakit lang ang sikmura. Ganun naman sinasabi. Masakit ang sikmura. Pero ngayon, di ba may mga term na ng acid reflux, something like that, no? So siguro nga, evolution of words, terms, or terminologies. Nagkaroon na yan. 2015, may kanisa bonjon, chicken, no, spicy yun. Medyo malaki yung iced tea. Spicy and iced tea, hindi talaga magandang combination. Doon ako na-trigger. No, nung parang naglakad kami ng konti, pag uwi namin, nag-tricycle kami. Pag sakay ko ng tricycle, doon pa ako sa loob. Ay, hindi ako makahinga. Yung parang gusto kong magwala sa loob na, teka, lalabas ako, ganyan. Kasi hindi ako makahinga. No, yung parang ganun yung nangyari, parang aatakihin ka sa puso. No, magpapanik ka talaga kasi may halong nervyos. Hindi mo alam bakit hindi ka makahinga. Yung pala yun. So, simula nun, doon na nag-start yung ano ko. Acid reflux ko talaga. May kaibigan akong doktor. Yung message ko siya. So, kinuwento ko yung nangyari. Saktong detail. Sabi niya, ito ang inamin mo. So, hindi na ako nagpa-doktor. So, parang yun. Sinubukan ko inamin yung gamot pa yun. So, humupa naman lahat talaga. So, until now, yun ang gamot ko kapag sinusumpong ako. Pero kasi, may nabasa nga ako nung sabi nga nila, di ba? Kailangan mo na i-watch out yung i-monitor yung mga yung water intake mo. Diba? Kailangan talagang may 2.2 kung ako nagkakamali. So, eto, binigyan ako ng pinsa ko ng aqua flask na ganito, 42 ounces. So, nakakadalawa ako nito, minsan dalawat kalahati sa isang araw. No? So, kailangan ganun. Kasi, hindi naman dapat tayo mag-relay nga daw sa gamot ng asin reflux. So, kailangan talaga is, ayun nga, tapos saging. Ayan. Hindi daw ang mga kailangan. So, hindi ko naman binibili yung gamot na yun kasi mahal. Mahal yun. Kaya ginagawa kong backup ko lang is Gaviscon. Ito, tungkol na to. Pag nasobrahan ako dito, yari rin naman ako. Ito basta yun, no? Kapag ka, if ever, sana makatulong yung sinabi ko, no? Yung meron man, huwag yun na lang masyadong abusuhin ang mga sarili ninyo. So, kasi, alam mo, sa totoo lang, mahilig ako noon talaga spicy. Kaya ko talagang kumain ng spicy noon. Tapos kape-kape, nagkakape pa ako sa umaga, tapos sa gabi. 2 times a day ako nagkakape, walang problema sa akin. During my early age, like mga 20s, ganyan. Ganyan ako noon. So parang nangyari, naabuso ko siguro. Although sinisikmura na ako noon, kaya lang hindi ganito palala. No, yung parang pag sinikmura ako, minukal na tubig na mainit, ganyan. So ganyan din naman ang ginagawa ko. Minum din ako ng ilang tubig sa umaga. Maligam or warm, may sa hot water din lalagyan ko ng konti tubig. So yung inihigup ko ba? Parang feeling ko nagsisip ako ng kape, ganun. Para ano siya, yung chan mo, alam mo yun. Tapos yun na, ang problema ng acid reflux is, bawal kang masobrang busog, bawal ka rin magutom. Dapat nasa gitna ka lang, di ba? So yun ang nakakainis sa sakit sa ano na yan, sa acid reflux na yan. So ganun yung nangyari sa akin noon. Siguro abuso lang. Although helpful yung kaibigan ko ngayon.
na doktor nung nagsabi sa akin na ganitong gamot ang inumin mo. Nakalimutan ko yung pangalan. Prazole. Prazole Plus. Yun. Grabe yun. Ang galing ng gamot pa yun. Sobra. Kaya yun ang ginagamot ko kapag hindi na kinakaya ng Gaviscon. Ayan na. Humahaba na naman tong topic. Humahaba na naman ako. Yung kadaldalan ko na naman nandito na naman. So ayan, sige, ha, mga ka-zone, thank you very much sa pagsama. Hanggang sa uulitin ulit na sa kwentuhan tayo next time, okay? So God bless. Bye-bye.